Ugali natin ang pagiging matipid. Dito sa Puerto Princesa, isang... Maaring napanood ninyo na ang mga nakaka-good vibes at nakakadagdag kaalaman na vlogs tungkol sa kwentong Puerto. Kukumustahin natin ang Baguio Meetup. Tara! Dito ay fini-feature ang mga itinuturing institusyon sa Puerto Princesa City, maging ito man ay tao, lugar, istruktura at iba. Ito ang mga kwento na siguradong makaka-relate ang mga tubong lungsod at maaaring maghayag ng mga natatanging impormasyon at kaalaman tungkol sa Puerto Princesa noon. Ang mga kwento sa likod ng mga ito ay maaaring hindi na alam ng bagong henerasyon dito sa lungsod. Mga kwentong tiyak na marami ang makaka-relate dahil sa madalas nakikita o napupuntahan, pero maaaring hindi alam kung gaano ito naging malaking bahagi ng buhay ng mga nakatatanda sa atin at matatawag na orihinal na taga Puerto Princesa. Ito ang dahilan kung bakit sinimulan ng emerging vlogger na si Nico Mendoza ang kwentong Puerto na naglalayong maibahagi ang istorya ng mga ito. Mga mahahalagang impormasyon na may kinalaman sa pag-unlad ng lungsod at sa pagpapatuloy ng buhay ng marami. Isang bata at laking Puerto Princesa si Nico. Ayon sa kanya, ibang-iba ang itsura ng Puerto noon kaysa ngayon. Ang bagay na ito ang madalas niyang naririnig sa mga nakakausap sa kanyang vlog. Taga Puerto Princesa ako, dito rin ako lumaki. Apo ako ni Buddy Mendoza. Nagtapos ako ng course ng marketing. Nag-aral din ako ng actually kinder, elementary, high school and college sa Palawan State University. So, nang naabutan ko dyan is yung PSC pa, Palawan State College, hanggang sa naging PSU, Palawan State University. Yung kwentong Puerto, story siya ng mga old generation dito sa Puerto Princesa na share nila yung mga stories nila before, kasi sila yung isa sila sa mga nauna dito sa Puerto Princesa. No? We dated way back, siguro 1970s, early 1980s, nandito na yan sila. So nakita nila yung city kung paano nag-grow, paano nag-evolve yung Puerto Princesa. Si Nico ay apo ni Buddy Mendoza, ang founder ng Palawan World War II Museum at apo sa tuhod ng war hero na si Dr. Higinio Mendoza. Isa rin sa kanyang mga inspirasyon ang kanyang lolo para magsilbing dokumentaryan sa kanyang mga vlog. May bukod tanging pinupuntahan ang mga taga Puerto Princesa para magsaya. Pinakatumatak sa isip ni Nico ang pag-feature niya ng Edwin's Disco, isang go-to hangout ng mga Gen Xers. Sabi ni Nico, nakakatuwang marinig ang mga kwento ng mga suki sa sikat na diskuhan na ito noon at kung paano sila nag-uunahan sa dance floor. Sabi nila na paunahan pa kami dun sa top floor para makareserve lang ng upuan, tabi talaga ng dance floor mismo. Yung kay Baguio na meet shop, marami ring nakaka-relate kasi sa story nila na ginagawa pa nilang pasalubong sa mga kaibigan natin, mga families natin sa Manila. Nagdadala, nagpapabaon, nag-order, nag-advance order daw sila. And yung sa lolo ko po, kay Buddy Mendoza, meron siyang mga na-share about dun sa museum. May ginawa kasi siyang museum, yung World War II Museum. Maliban sa pag-feature ng mga kilalang lugar at pati na rin ng mga tao, nais ni Nico na magbahagi ng good vibes sa kanyang mga vlog. Yung isang aim din talaga ng kwentong Puerto is more on siya on a lighter note of news. More on siya sa pagiging pagsispread ng good vibes, enlightenment sa people. Kasi ngayon, open ka ng social media, Facebook or TV, all we hear kasi is about the pandemic eh. COVID-19 updates, rises ng cases dito, cases doon, pandemic dito, pandemic doon. So, isa sa aim ng kwentong Puerto is to give people naman na something to watch or something to listen to na, uy, ganyan pala sa kwentong Puerto dati. Then they start asking their parents, tanong na sila, ma, ganito ba yan? Totoo ba?
Minsan nga, baka yung mga magulang pa yung magsasabi na, anak, tingnan mo ito. Ganito dati. Dati dyan, ito yung nakaka-relate talaga kami kasi ito yung sila, isa sila sa mga nauna dito sa Puerto Princesa. Hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Sa aming pagtatapos ay tinanong natin kung paano mapapanood ang kanyang mga vlog. Mapapalo niyo yung Kwentong Puerto sa Facebook. It's under Kuya Nico Mendoza and nafe-feature din siya sa DYPR Palawan Facebook page. Patricia Laririt, Palawan News.